Hello mga ka-Whitey! Kamusta kayo? It's me, Odins again. So, for today's video is naisipan kong i-review itong bagong product na trinay ko for my skin or for my face to treat my acne problem. About my pimple, bakit ako nagkaganito-ganito or na, bakit ako tinubuan ng mga ganitong mga sumpa is way back 2015 ito nag-start. So 2015, that was 5 years ago mga. By the way, hindi man ako pala acne nung aking teenager time. Kung mag-acne man or kung magpipimple man ako is paisa-isa lang ganun. Pag dadat na lang ako ng buwan ng dalaw. Okay, so way back 2015 again, doon nag-umpisa na as in yung hindi na talaga tumitigil yung sulpot-sulpot. Nauna dito actually dito sa aking noo na part. And then dito, pumunta rito. And then, saka pumunta rito sa aking mga cheeks part. Pero kung titignan nyo ngayon is dito sa aking forehead is wala naman masyadong pimple dyan. Kung meron man, is pa isa-isa lang. Pero, still present yung mga acne ko dito sa cheeks, sa chin, dito, kabilaan yan. Way back 2015, yun, nag-breakout na as in, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kung ano-ano ng mga product ang ginawa ko. Nag-natural remedy na rin ako, like aloe vera, yung aloe vera mismo, and then egg, yung ice, and kung ano-ano nang nare-research ko sa YouTube. But, comes nung nabuntis ako kay Bunso, kay Lara, is biglang tumigil siya. Biglang hindi na siya tumutubo. Okay? So, that was 2018. So, namahinga. Akala ko, hindi na siya babalik. Hindi na babalik ang mga sumpa. But then, comes September na naman this year, 2020. Nung nag-umpisa na akong datnan ng buwan ng dalaw, ayun, nag-start na namang magsibalikan ng aking mga sumpa. So, ayan guys. And with that, napansin ko na grabeng mag-oil up yung skin ko. Kahit naka-aircon na ako every papasok sa work, that is 12 hours. Naka-aircon ka 12 hours, pero wala. Mag-oily at mag-oily pa rin ang face mo. So, ayan, nakaka-depress na naman. Buti na lang kamo is lagi tayong naka-face mask. Ngayon, medyo natatago siya dito on this part. And this part is wala naman masyadong tumutubo. Yun na lang ang, kumbaga, pakonsuelo ba? Na buti na lang naka-face mask kami lagi. Kundi, lantad na lantad talaga yung pagdami na naman ng pimple ko. Okay, so, by the way, guys, sabi ko nga nagtatrabaho ako and shifting kami, so I work on a night shift and then at the same time alam nyo naman na yung dito sa Pampanga, grabe yung alikabok grabe, every kahit saan ka magpunta, grabe yung alikabok dito dahil dun nga sa pagputok ng pinatubo many years ago. And at the same time yung stress ng trabaho ko sobra din, so ang iniisip ko is yun yung mga isang dahilan kung bakit kung tubuan ako ng pimple grabe, walang pahinga. So nung napapansin ko na naman na hindi na naman namamahinga yung aking mukha na tubuan ng pimple, in-stop ko na naman yung paggamit ko ng Kojic soap kasi napansin pag nga gumagamit tayo ng Kojic soap, medyo nagiging oily yung face natin. So I used Safeguard White na lang para at least medyo dry. And then, yun, ginagamit ko pa rin yung aking St. Ives na pang scrub, facial scrub ng aking face every other day para at least medyo natatanggal yung ating mga dead skin cell. And then, comes Saturday, nag-grocery ako sa may Robinsons and na umagaw sa aking pansin yung sabon na ito. Ayan. So, Dr. Wong's Sulfur Soap. Scented and with moisturizer.
bakit niya na-catch yung aking attention? Kasi nung binasa ko yung kanyang indication, sabi niya dito, for pimple and other skin infection, helps prevent scabies if used regularly, aids in the healing of cuts and sores, relieves itchiness of skin, also treats dandruff caused by fungi. So yung word pa lang na for pimples and other skin infection, ay, why not try, diba? So, alam nyo naman na ang mga desperada na masyadong napipimple palagi. Pag may mga nakikitang ganyan na indication, agad-agad gustong subukan. Okay. So, this soap is, ang formulation ng soap na to is, contains, each 100 grams ng soap na ito, contains 2 grams ng sulfur, and 100 milligram ng aloe vera extract. Sabi dito sa direction niya, for better results, bath with warm water. Ah, dapat pala warm water, hindi yung normal na ano. Then soap thoroughly. Allow soap to stay on the skin for 2 to 3 minutes before rinsing off. Ah, so pinapatagal pala. And then pat dry with a towel. Do not rinse off. Do not wipe off. Okay. So, yun. So, yun nga. Nung nakita ko nga ito, I decided to buy it and try it. By the way, napakamura lang nito, guys. Nasa around 30 pesos mahigit. 35, sabihin nyo na. So, hindi siya masyadong mabigat sa bulsa. With that, ang masasabi ko naman, mula nung ginamit ko to nung Saturday, kung titignan ninyo yung aking mga pimple is, ayan, close up. Titignan nyo yung aking mga pimple is, yun nga, nag-dry na on this part of my face. And then, on the other cheek, ayan, halos parang wala na akong pimple. So, that is Saturday, Sunday, and then Monday. Today is Monday. So, halos 3 days ko palang na ginagamit is, nakikita ko na or nafe-feel ko na yung kanyang effect. Pinadry niya yung mukha ko. Ayan. And then, on this part ng cheek, merong bagong tubo na 1, 2, and then 3 na malalaking bulkan. So, let's see. Ayan. Dito lang ako tinubuan ng tatlong bago, but on my cheeks, both cheeks, wala. On my chin, wala. On my forehead, is wala naman nandyan. And kung yung oiliness ng face ko, is hindi na siya ganun ka oily. O hindi na ganun mag-oil up yung skin ko. So, yun yung isang nakikita kong maganda sa kanya. Aside sa yun, napadry niya yung mukha ko. Para at least, di ba sabi nga dun sa base sa mga na research ko on YouTube is the more na nag-oily yung skin, the more kang tutubuan ng mga pimple. And based on the 3 days na ginagamit ka siya is I can say na okay siya on my skin. Let's see after 15 days of using this soap kung ano or kung anong magiging update. Anong magiging effect niya sa aking skin. So, babalikan ko kayo guys, no? Para at least, tignan natin kung magiging, ano yung magiging effect niya. Kung magiging maganda ba talaga sa aking... By the way guys, again, I would like to remind na kung ano ang mag-work sa akin, doesn't mean na mag-work din sa inyo. Kasi sabi nga is... hindi tayo pare-pareho. So, kung sa skin ko, palagay ko, is nag-work, might possible na mag-work sa'yo or possible din na hindi. It depends yun. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng skin, pare-parehas ng katawan, pare-parehas ng reaction ng katawan. Hindi rin tayo pare-parehas ng kinakain, pare-parehas ng stress, level of stress, and pare-parehas ng environment. So, again guys, i-update ko kayo after 15 days. So, I hope nagustuhan nyo ang video na to and abangan ninyo yung next update ko sa sabon na ito.
Dr. Wong's Sulfur Soap. So guys, before ko tapusin ang video na to is, again, don't forget to subscribe below, click the notification bell para at least pag nag-update ako and may other reviews pa ako or other videos pa akong gagawin is notified kayo. So, don't forget then, pwede rin kayong mag-comment. Actually, binabasa ko lahat yung mga yon. And I will try to reply at the same time. So, guys, bye! Merry Christmas!